Pero sabi ko nga, sigad na lang yung pagbabalik ng blessings for her. Basta sabi ko nga, hindi ako so busy sa church. Mamashayin ko siya. At hindi ko in-expect na kabila lang pala namin. Then, sabi ko pa kay amo ko, ang layo nung Stanley. Kasi alam ko talaga from Central magbabas. So, ang
ang bait ko ng God. Sabi rin, alam niyo po ba kung ano binitaw mo niyang words before? Sabi niya, ang galing daw ng God kasi sinubukan ako ni Lord sa faith ko na maibalik. And sinubukan din daw po siya ni God. Actually, hindi naman si God. Si Satan. Yes, hindi si God. Si Satan, sinubukan talaga yung faith niya kung talagang maibabalik ba niya yun. Tinubukan siya kung pwede. Kasi pwede niyang, itapon ko na lang yun, kunin ko yung pera, di ba? Pero, iba yung faith ni ate. Sobra. So, bless ako kasi may mga tao, mayroon pa kong mga tao na ganitong katulad niya. Super blessed nga. Hindi ko man mapalitan sa kaibalik sa kanya soon, siguro. God can take away kung paano maibalik sa kanya yung pagpapalan na para sa kanya dun sa ginawa niya sa akin. So, ayun, di ba ate? Kaya dyan muna kayo, kakain kami. Ayan. Super blessed. Talaga siya paggabi, oh. Yan, gala pa. Pauwi na din. Ayan, hello guys. Nandito na naman ako sa inyo to share again na for the second time around, na-meet ko na naman si Ate Ping. Kilala nyo ba si Ate Ping? Magandang guy. At meron pang additional. Si Daddy! Hello! Ako parang celebrity. Ayan. And then, meron pang isang friend. Hi! Na si Ate G. Ate G. And the sister? Jo. Sister Jo. Ayan, guys. Bale, sila po yung isa sa friend ni Ate Bing on the day na nagpunta po ng Santin. Ito po yung continuation. What? Watch this. Now guys, eto, tanungin natin kung ano yung ginawa nila when they found my wallet on the bus. Let's ask. Daddy, it's your turn. Paano yung ginawa mo nung nakita mo yung wallet? May nakita kang wallet under the seats on the bus. Ano nangyari? Iririan ako yung daddy. Nung uupo ako, nakita ko doon sa gilid yung wallet. Kaya kinuha ko, tapos nung mga nakaupo ng lahat yung tao, sabi ko kay mami, mami, oh, nakapulot akong wallet. Pinigay ko sa kanya. Pero hindi ko binuksan ha. Ako na yung nagbukas. Siya na nagbukas. Oh. Ako na yung nag-check. Mm-hmm. Ano yung mga laman sa loob. Tapos sabi ko nga sa kanya, ikaw na buksan mo para malaman natin kung kanino. Kasi kung hindi bubuksan, hindi mo malalaman. Hindi natin malalaman kung kanino. Ayun. Kaya nung oras din yun, kinokontakt naman namin siya doon sa Messenger o sa FB. Kaso, hindi naman niya sinasag. Tapos yung pinasa ko na sa kanya yung ako na yung gumawa ng way, paano ko siya makakontakt. Buti dati hindi ka nakaisip ng any intention to throw or to keep the wallet na lang? Hindi naman. No need to find yung owner, ganun? Hindi, kasi may ID eh. Kailangan mong hanapin. Pero kung pera lang yun at wallet, ibubusa ko na yun. Walang ID, walang pangalan. Pero hindi may ID, may wallet, may ATM. Kaya may nagmamay-ari siya. Pero kung napulot ko talaga yon na walang ID, posibilidad na ibigay ko patin sa driver kasi may CCTV naman doon. So talagang any intention na wala po. Wala. Napakabuti nyo naman po din talaga. Oo. Kasi po dun sa iba, hindi na po talaga kahit may ID, itatapon po nila yon. Kasi, syempre, ayaw nilang isipin na sila yung nakapulot. So, kasi any ano naman, pwede nating gawin na itapon na lang. So, I don't care kasi hindi ko naman kilala yung tao na yan. So, napakabuti po ng God kasi talagang hindi niya pinabayaan na makatulong po kayo dun sa tao.
So, kailangan continue po natin yung ganun. Oh, syempre. Syempre naman. Let's see sa atin, di ba? Ayan. So, ang masasabi ko lang din po is, dahil ako po yung may-ari ng wallet. So, I just wanna say to them na, thank you so much kasi, kung hindi po yun dahil sa kanila, guys, wala na yung identity ko. And then, I pay much of money, wasting time, lahat nandoon na. So, that's why talaga, I'm so grateful talaga na may support at nakasubaybay sa bawat isa. Kaya kayo, kailangan laging na kay God lang. Faith, faith, faith. Huwag susuko. Okay? Ayan, guys. Napsaksihan niyo po kung gaano kabait si Ate Ping at si Daddy kung tawagin sa kanyang pangalan. Itago po natin siya sa kanyang pangalan. Gano'ng kabait po nila. Ayan, for the second time around, I meet Ate Ping. And now, nandito po kami sa rooftop ng aming boarding house. Nakaka-bless kasi kahit 8th floor po yung inakyat nila, hindi po talaga sila nag-atubiling bisitahin ako at nag-bring po, diba, po sila ng food for me. Kasi utang na loob ko po sa kanila yon saan man ako makarating. Kaya kayo, I encourage po na mas makakabuting gumawa ng mabuti para sa kapwa, para mahirap kasi yung punishment from God. Kasi lahat ng punishment na pagdating ng araw, kasi kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, yun din yung gagawin sa